Hello guys, this is Cian S. Gaza, your national scammer, national fame whore, national sausuero, national attention seeker, national chismoso, and whatever you wanna call me. You know what? I don't care. Nandito ako ngayon sa inyong harapan para pag-usapan ang isang mainit na issue that involves the networking industry power! Particularly, alright, the top one company, they say, alright, and I think so when it comes to number of members and sales and all, Front Row International versus their former distributor, former member, and former top earner, Mr. Dave Villanueva. So there's a lot of issues concerning this simula nagpaputok ng social media postings si Mr. Villanueva o si Ginoong Villanueva. So there's a lot of issues na na-raise. And ito mga issues na to, okay, ay hihimay-himayin ko ngayon. One by one, isa-isa lang. At kinuha ko, guess what, at hindi ito bias, no? Hindi ito mga mala Mark Jason Rourke na kalawaya ka makagago na atakihin ko ang Front Row, atakihin ko si Ginoong Villanueva, no? So, kinuha ko ang magkabilang panig. Wala tayong pinapanigan. Mga kachismis, andito lang tayo talaga para makichismis. Pero ako, bilang isang sausawero at chismoso at attention seeker, in the name of attention, ginawa ko itong video na to. Ang gagawin ko, papakita ko sa inyo yung side, alright, yung opinion ng partidos ng Front Row International at yung side, alright, ni Ginoong Dave Villanueva. And from there, saka ako nasabihin yung opinion ko kung sino ang tamang at mali doon sa particular issue na na-raise kasi nga marami. Umpisahan natin sa pinakamainit na issue, ang kotse ni Ginoong Villanueva na ginagamit nilang power sa kanilang pag-recruit at paggawa ng mga presentations and seminars and whatever. Ang Mitsubishi Montero at ang kulay pula na Ford Mustang na pinagregalo ko lang. You know, pinagregalo ko lang yun. Tumakas ka lang. Okay, Mitsubishi Montero at Fred Ford Mustang. Ayon kay Ginoong Villanueva, okay, pinilit lang siya ng mga may-ari at ng kanyang mga uplines. Ayon sa kanya, ayon kay Ginoong Villanueva, tama ba? So, sa left side ko si Ginoong Villanueva, pinilit lang siya na ayaw lang dahil kailangan niya ng pampagawa ng bahay nila na durug-durug na pinakita pa niya mga picture sa kanyang post na hiram na pangarap na dapat gusto niya panggawa lang niya sanay ng kanyang bahay. Pero pinilit daw siya ng mga grand uplines niya na kumuha ng sports car at nag-down siya ng kalahating milyon na minamantlihan niya ng 25,000 at nagulat daw siya, according kay Ginoong Villanueva, na hindi pala nakapangalan sa kanya at hindi pala kanya yung unit after all ng kanyang pagbabae at ang nakapangalan lang daw sa kanya ay yung mismong comprehensive car insurance nito. Nakakasunod pa kayo? Hiningala ka dyan. Pwede ka naman sabihin na mahina ako, no? Pero bakit? Siyempre, with emotions, dawa dapat natin. Nakakasunod pa kayo? Ayon sa kanya, pinilit siya na kunin ng sports car nito, minamahal niya, tapos hindi pala kanya. So, ang point niya, nagbayad siya ng down payment na kalahating milyon, at nag-monthly siya ng 25,000. Alright? Naslabi rin naman ng Front Row International. Ito naman talaga yan. Pero ang point is, nagulat siya, hindi pala kanya yun. Okay? Nakakasunod pa kayo? Na ngayon, nagkaroon siya ngayon ng aberya sa kumpanya dahil meron siyang nagawang serious offense. Last December 2019, aminado rin naman siya. Pakambon rin naman siya. Na talaga nagkamali siya. Na nasuntok niya isang distributor na babae dahil chismosa daw yung something like that. To cut the long story, nababalikan natin yan in yung next issue. Alright? Unahin mo natin ito. Dahil nga nagkaroon siya ng serious offense last December, pinutol ang cheque niya ng January at February at kinuha ang mga sasakyan niya na nakapagbayad siya. So, ang point na ngayon, kinuha niya yung mga sasakyan ko, hinold niya yung mga check. Kumbaga, parang ang point niya, ano na ako ngayon? Ano yung mga binayad ko? Nasaan na? Imagine, nagbayad ako ng around more than 700,000 sa Montero, including down payment, at yung minanti niya for about 2 years. At nagbayad siya ng kalahating million, plus 25,000 per month, na umabot ng kulang-kulang 700,000, around 600,000 plus.
alright, sa Mustang Tucat, it to the bottom. Ang pinapoint out niya is, paano na lang yung mga yun? Anong mangyayari dun? Hindi mo pala sa akin yung unit na yan. Tapos pinagbabayaran ko yung pala yan. Imagine, pilang power-power niya at niyabang-niyabang niya everyday sa social media at sa mga nire-recruit nila, pero hindi daw pala kanya yun. Power, pero regalo ko lang yung Mustang, yucks. Nakasano pa kayo, mga kachismis? Ngayon, tinanong ko ang panig, alright, ng Front Row International sa pamamagitan ng video call. Kasama ang mga grand uplines, and guess what, nakausap ko pa ang isa sa kanilang may-ari na si Binoong Raymond Francisco, isang director, talagang top management ng Front Row. Hindi lang basta-basta kung sino-sino lang, ha? Talagang credible. At ayon sa Front Row International, confirmed na totoo na si Binoong Villanueva, sabi na totoo si Binoong Villanueva, sa parte na siya ang naghulog dito, nag-down payment sa Montero, nag-down payment sa Mustang, minatrihan, 22,000 sa Montero per month, 25,000 naman dito sa Mustang. Confirm! Alright? Na totoo. At kumpirmado rin na hindi talaga sa kanya nakapangalan sa isang corporation na under ng Front Row kung saan pinapangalan lahat ng kanilang mga sports cars and luxury cars. Dahil ayon sa Front Row, alright, ang sistema ng pagpalabas, take note guys, para maunawaan nyo na kung paano ang sistema, makinig kayo mabuti, sistema ng Front Row at ng mga network marketing companies. Okay? Kung paano pagpapalabas ng mga sports cars and luxury cars sila. Okay? Given na itong mga distributor na to, alam naman natin na pag nagpalabas to ng Ferrari, na ilo-low, na hindi naman talaga yung laki cash united, palabas ng Mustang, nagpalabas ng kahit anong sports car or luxury car, hindi naman ma-approve to sa banko, to mga networkers na to. Dali mga banko, ayaw nga sa mga networkers. Kasi nga, hindi sila tiwala sa mga networking. Dahil naniniwala sila mga banko na hindi ganun ka-stable ang income. Nakasilid pa kayo, kaya hindi sila ma-approve. So ang ginagawa ng mga network marketing companies, especially also Front Row, is they have this internal corporation, internal company, kung saan nakapangalan lahat ng sasakyan at dito naka-in-house financing lahat ng mga distributors, members, and top earners na kumukuha ng mga bigating sasakyan. Kasi kung Mazda lang yan, kung Toyota lang yan, Honda lang yan, Vios lang yan, ang dali na mga ma-approve ng mga networkers. Pero pag mga bigating sasakyan, hininga na sila ng mga matitinding bigating ng mga BIR tax declaration, naman hindi naman daw ang Front Row, okay? Pero hindi pa siya aabot para magpalabas, especially daw si Binoong Villanueva. Yung income niya, yung size ng income niya, ay hindi pa daw aabot para maaprubahan ng banko. Kaya dapat, ipapangalan pa lang dito sa internal corporation na pagmay-ari under din ng Front Row. Kasi ito yung naka-loan mismo sa banko at automatic approve to. Ang laki ng savings nila eh. Nag-gets na yung pinapoint ko. Nag-gets na? So, approve siya agad. Ngayon, si Ginong Villanueva, dito siya naka-in-house financing. Dito siya naghulog ng down payment. Dito nagkaroon ng adjusted monthly. Kasi hindi naman ganun lang yung monthly. So, according to Front Row, mas malaki pa daw yung monthly na binabayaran nila sa banko. So, nagkaroon ng adjusted terms. And zero interest daw. So, yun yung binibigyan nilang offer sa kanilang mga top earners and distributors. Okay? Para makapagpalabas sila ng mga sasakyan without the approval of the bank na naka-in-house sa financing sa kanila. Okay? Na, ang lahat pala, ganun ang ginagawa. And the moment na ma-fully paid mo na yung unit mo through the years, through the months, saka ka palang matatangkal yung encumbrance, kasi nakalagay pa, pinagpapawisan ako. Grabe. Sorry. Okay, going back. Sorry for that interruption. Pawis eh, tumutulo eh. Tingnan. Alright. So ngayon, pag the moment na fully paid through the years, saka palang pala ililipat sa pangalan nung distributor or top earner kung kumuha ng sasakyan, which is, yun naman talaga yung same. Talaga na nangyayari even sa banko. Dahil tandaan nyo guys, kahit yung yan in-house financing ng Front Row, kahit anong banko yan, or kahit sinong financial institutions or loaning institutions, finance company, tandaan nyo, hindi mo pagmamay-ari ang sasakyan mo at mananatiling property nito kung sino yung nagbayad ng buunan at kung kanino ka nakaloan, kung kanino naka-encumbered yung unit mo. Alright, so nag-gets ko yung point to ng Front Row. Ang tinanong ko naman sa Front Row, totoo po ba? Sabi ko sa kanila, ayon kay Ginong Villanueva, pinilit ito siya kumuha ng unit, eh dapat pala pampapagawa pala niya ng bahay. Ayon sa Front Row International, ayon kay Ginoong Raymond Francisco,
Nung lumapit daw sa kanya about sa Mustang, si Ginoong Villanueva, okay? Sinasabi ko lang yung panig ni Ginoong Francisco, alright? Na may-ari ng Franco International. Nung lumapit daw sa kanya, sinabihan pa daw niya ito. Na, sure ka na ba? Kababago mo palang mag-drive, ah. Sure ka na kukuha ka ng ganyan bigating sa sakit? Eh, kakatay pa palang. So, umihiling daw si Ginoong Villanueva na aprobahan na magpalabas siya ng Mustang. So, ibig sabihin, magkabaliktad yung sinasabi nila ngayon. Ang sabi ni Ginoong Villanueva, ay pinilit siya ng mga uplines, okay? Ng mga owners na kumuha ng mahaling sasakyan, which is the Ford Mustang, at huwag mo nang paggawa ng bahay. Yan ang ayon kay Ginoong Villanueva, okay? Nililinaw ko lang, wala kang pinapaligan dito. Ayon naman kay Ginoong Francisco ng Front Row, sa may-ari ng Front Row, si Ginoong Villanueva ang talagang may gusto na kumuha ng Mustang. At humiling pa sa kanya for the approval, na-approvahan ng kanilang in-house financing. Kasi kalahating nila eh. At sabi pa niya ni Ginoong Francisco, is hindi nga siya pumapayag nung una kasi nakakabagong drive pa lang doon ni Ginoong Villanueva. Alright, so conflicting na yung istorya. Nakita niyo at ako po ang nasa gitna, mga kachismis na yung ganyan nyo. Eto, pinilit daw siya, ang sabi naman ng kabila is humiling pa daw si Ginoong Villanueva sa Mustang. So, labas na tayo. Iiwan ko na sa inyo kung ano ang totoo at ano ang may isip ninyong papanigan ninyo. Pero eto ngayon, eto ngayon, alright? Ang tanong ng bayan, mga kachismis, ano ang opinion mo dito si Yan Gasa bilang isang dakilang chismoso or bilang isang dakilang sausawero? Gusto namin malaman ang opinion mo. Eto naman yung opinion ko. Na-state ko na yung facts, ha? Dalawang facts, magkabilang panig. So ngayon, meron akong opinion. Siyempre, kaya ako nandito eh. Ayaw ko mag-report lang ako. Ayaw kini patrol. Hindi mo journalist, tama? So then, sausawero ako, meron akong sariling opinion. Okay? Ano ang opinion ko? Ito ang opinion ko. Ang Front Row, tama dun sa point, no? Tama dun sa point na talaga naman naka-financing pa sa kanila. So kung nagkaroon ka ng issue at kinuha namin sa sakin mo, sino talaga may-ari? Kasi naka-encumbered pa pala sa kanila. At sinasabi nila na since the start, aware daw doon si Ginoong Villanueva. Na talaga hindi talaga nakapangalan sa kanila. Pero talagang siya yung nagbabayad at inamin naman ang Front Row. So ngayon, ang pinapuntas ko is huwag sabihin sana na Ginoong Villanueva, alright, na hiram na pangarap, na ginamit lang sila or whatsoever. Kasi ako bilang isang dating networker, hindi na ako babangit ng mga kumpanya, no? Bilang isang dating networker, kaya nga ako naging scammer eh, dahil lumaki yung ulo ko sa pag-networking, kapapower, power, 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 hanggang sa naging scammer na ako. Dati kong networker talaga, full-blooded networker. Bilang isang networker, dumating din ako sa ganyan, sa dati kong kumpanya, nagkaroon ako ng internal deal, in-house financing sa kanila, ng Hyundai Elantra ko before, at inisyuhan ko lang sila ng cheque internal. Alright, nagumati ako sa kanila. So, what I'm trying to say here is, aware naman talaga si Ginoong Villanueva dun sa setup. And I believe aware talaga siya. Yun ang paniniwala ko. Ah. Huwag lang sabihin na pinahiram lang sa kanya kasi meron talagang setup at the same time yung kinuha daw sa kanya yung unit niya, yung Mustang niya, yung Montero niya, which is yun naman talagang dapat gawin. Ang sabi nga ng Front Row eh, kung gusto niya kunin at magpawalang mawala yung mga hinulog niya, bayaran niya ng buo ang unit. Bayaran niya ng buo ang balanse na natitira sa Mitsubishi Montero. Bayaran niya daw ng buo yung natitira ng balanse sa Ford Mustang, then ibibigay daw niya yung unit. Pero hanggang hindi niya babayaran, kukunin niya yung unit, which is that's the same thing. Kapag hindi ka nakabayad sa banko nung monthly mo, hahatakin nila. Nako yung puntos ko. So ngayon, at least kahit pa paano, kayo, closing remarks ko lang, no? At least aware na kayo kung paano yung setup na ginagawa ng mga network marketing companies at kanilang mga top earners when it comes sa kanilang mga distributors. So parang ang point ko lang dito kay Ginoong Villanueva, mensahe mo lang kay Ginoong Villanueva, dito sa punto ng kotse, okay, marami pa tayong i-discuss mamaya sa part 2, part 3, part 4, part 1 pa lang po ito. Ang point ko lang kay Ginoong Villanueva, dun sa punta ng kotse, be logical. Okay? Gamitin sana natin yung utak natin sa bagay na ito at huwag pagganahin ang emosyon at gamitin ng social media to prove your point. Kailangan be logical tayo eh. Kasi hindi mo pa nababayaran ng buo yung kotse, so definitely kukunin nila yun. Kasi naka-in-house financing ka sa kanila.
Okay, so dapat klaruhin natin yung mga facts natin. Alright? Pero naniniwala din ako kay Ginoong Villanueva dun sa punto, alright? Dun sa punto na bakit hindi dapat hinold yung cheque niya at finorfeit. Na nakikita ko talaga na mali ng front row yun. Alright? Naabangan nyo yun sa part 2. Kasi ang part 2 natin, ang mga cheque na na-forfeit. Alright? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ba na-forfeit yung cheque. Ano ang puntos ng front row? At parang hindi naman silang punto. Naintindihan ko naman pala yung punto nila. At sa Ginoong Villanueva, meron din talaga siyang punto. At yung opinion ko, sa totoo lang, naniniwala ako na dapat doon sa punto na yon na Oktubre nangyari sa Boracay, alright, with this particular downlink niya, na dapat hindi siyang damay doon. Pero ang problema kay Ginoong Villanueva, meron siyang sintok nung Disyembre na i-discuss ko rin. Alright, meron siyang nasuntok nung Disyembre na nakita sa CCTV na i-discuss ko rin mamaya sa part 2 ng ating front row versus Villanueva para ma-erase ko ang bawat punto at maunawaan ninyo at kayo na mag-desisyon kung saan kayo papanig at sino ang tama at mali sa issue ng networking power na ito. Magbabalik si Cian Gasa dito sa front row versus Villanueva. Thank you and good evening. Damn!